Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Gagawin na natin ngayon yung automatic tripping and banding machine motor control using pneumatic timer. Ito ay ginagamit sa mga industrial plant tulad ng mga pabrika for trademarking, pantatak, kumbaga pantatak yung iba't ibang produkto ng mga ginagawa sa industrial plant or pabrika. So, ang gagamitin natin dito ay isang stop, then isang limit switch. So, makikita yung limit switch, common, terminal 1, normal close contact yung 2. 1-2, normal close contact, 1-3, normally open contact. Then, we have the timer. Yung gagamitin natin timer, yung ito, 5, then terminal 8. So, yung terminal 8 nakakabit sa A1 at the same time naka-jumper na rin sa 7. Then, green pilot plant, coil to coil. Terminal 2, papunta sa A2. Then, overload relay, normal close contact, papunta sa line 2. Then again, line 1, sa fault, orange, normally open overload relay, papunta sa line 2. Then, jumper, normal close contact. Ng contactor 1, papunta sa red pilot lamp sa stop, line 2. Then we have the power circuit. So ang ginamit natin dito ay single phase motor. Line 1, terminal 1, line 2, terminal 2. Pwede rin 3-phase motor. Okay, ito ngayon yung magnetic contactor natin. So makikita nyo, itong magnetic contactor. So nandito ngayon yung normally close contact, auxiliary contact. Ito ay normally close contact, parehas. Yung nasa ilalim, normally open contact. Ganon din sa kabila, normally open contact. Then we have terminal, na line 1, line 2, line 3. Nandito rin yung terminal sa baba, na terminal 1, 2, and 3. Then meron tayong A1, then A2, coil of the magnetic contactor. Then we have the overload relay, normally close contact, 95, 96. Then 97, 98, normally open contact ng overload relay. Then we have the timer. Sa timer natin, base, makikita nyo, terminal 7, terminal 8, 1, 2, then 3, 4, 5, 6. So, ayan po yung gagamitin po natin. Okay, so ito na po yung mga switch na gagamitin natin. Eta. So, makikita nyo, meron akong stop. Sa stop push button switch, nakakabit ako ngayon doon sa normally close contact. Sa linya, papunta sa supply. No? Ayun na pa. Stop. Then, nakakabit ngayon ako doon sa limit switch. Stop to limit switch, common. So, ito ngayon yung pinaka-common ko. Common. No? Common. Ayun. Then, normally open contact. Normally close contact. Yung terminal 2, eto, na, wala akong connection. Ito yung normally close contact, walang connection. Then, meron akong connection sa terminal 3 ng limit switch. O sa foot switch, na. Terminal 3, 1 and 3, that is normally open. 1 and 2, that is normally close. Ito ngayon yung terminal 3. Na, terminal 3, normally open contact. Ito yung dalang gagamitin kong maintaining contact. Eto, then ito ay yung papuntang coil. So ito ay maintaining contact, MC. Okay, so simulan na natin. Punta muna tayo rito. At this line 1. So ilagay ko na rin yung supply natin. Isabay na natin dito sa stop push button switch. Lagay natin dito. So sa line 1. Isabay ko na rin yung supply wire, na. So nasa procedure 1 pa rin tayo. At doon po tayo. Stop, ito ay yung stop. Then next, common, meron na tayong common, that is 1. So, kukunin natin yung 1-3, normally open contact, maintaining contact. So, ito yung
Terminal 3. Normally open contact. So, maintaining contact, lagay na natin. Ilagay na natin dito sa taas yung isa. Okay, maintaining contact. Para sa limit switch. Ayun, nandun ako. Then yung isa, ayun, na? Dito sa baba. Lagay natin dito. Ayan, ha? Ayaw pumasok. Ayan. So, halos na ikabit na natin yung maintaining contact. Ayan, maintaining contact. Tapos na tayo. Then, papuntang 5. Yung saan terminal, dito. Papuntang terminal 5 ng timer. Okay? So, ikabit natin sa terminal 5 ng timer natin. So, nasa yung terminal 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 that is normally close contact. 8, 5 normally close contact. Timing relay time to open. 8, 6 normally open contact. Timing relay time to close contact. So, nasa 5 na tayo. Na? Then, maglalagay tayo ng wire sa 8. O, nasa yung 8? Ayun, 8. Papunta sa A1. Kasama na yung terminal 7 ng timer. Kasi naka-jumper po tayo doon, no? Magkadikit. Kaya 7 and 8. Ito, 7. Then jumper sa 8. So ilagay natin. Terminal 7. So naglagay na rin ako yung i-jumper natin. Ito yung terminal 7 natin. Terminal 7 ng timer. So ayun, na terminal 7. Ayun, i-jumper na natin sa terminal 8. Ayun, na. Lagay natin sa terminal 8. Yun. 7 and 8 sa timer base. Nagkakabit dito ako sa base ng timer. So ito yung 7 then 8 papunta ngayon sa A1 ng contactor. Ito na, na? So, papunta ngayon ako dito sa A1. Ito po yung A1. A1, coil A1, A2. So, nasa A1 pa rin tayo. Ayun, nasa A1 na po ako. Then, maglalagay tayo ng A2 papunta sa overload, 95. Then, papunta ako sa A2. Ito po yung A2 natin. Terminal A2 ng magnetic contactor. A2. Papunta ngayon ako sa overload. Ayun, na? Nakapit ako na yung A2. Eta, papunta ngayon sa overload. Normally, close contact. That is 95. Eta, 95, 96. Okay. So, halos patapos na tayo. Ayun, na? From A2 to overload. Dito na po ako. Then, papunta na sa line 2. Okay, so papunta na tayo sa line 2. Line 2, overload. So, maglalagay na ako rito. Papunta ngayon sa line 2. Ayun, dito na po ako. Papunta ngayon dito sa line 2. So, single phase yung gagamitin natin. Pwede naman 3 phase. So, ilagay ko na rin yung pang supply wire. Okay, pang supply wire natin. Ayun, nandun na po ako. So, ito ngayon yung line 1, line 2. Line 1, line 2. Okay, tapos na po tayo. Next, lalagay natin yung coil to coil. Green pilot lamp. No? Green pilot lamp. So, nilagay natin yung 7. Okay, ilagay muna natin yung 2. Para sigurado, nandito yung 2. Okay?
Terminal 2 ng timer, papunta ngayon sa A2. Ito ngayon yung terminal 2 ng timer. Ayan. Coil to coil, 7, A1, terminal 2, A2. Okay, ito na ako. Nandito yung A2, A1, A2. Ayan. Okay, halos tapos na po tayo. Yon. Next, ano pa yung dito na ikabit? Yung green pilot lamp, coil to coil. So ito po yung green pilot lamp. Lagyan natin, coil to coil, A1, A2. So again, maglagay ako rito sa San Termier niya sa A1 dahil siya ay coil to coil. Ayan po tayo. Then A2. So ilagay yun natin yung isa pang terminal. Papunta kayo sa A2. Ayon. Okay, naikabit na natin yung green pilot lamp para sa motor. And next, halos tapos na tayo. So, lagay natin yung orange pilot lamp, yung fold. So, kailangan natin yung normally open contact ng overload. So, kailangan mag-jumper muna tayo. So, mag-jumper ako rito. Jumper sa dito, na? Jumper sa line 2. Yun, dito. Ito yung papunta dito. I-jumper ko doon sa normally open contact. Ayun, nakailagay na ako rito. Ha? Lagay na ako rito kasi ito papunta sa line 2. I-jumper ko ngayon dito sa normally open. Come on, ito. Ito yung normally open contact ng overload. Yun. May jumper na po ako. Ayun, jumper. The next, lagay natin yung orange pilot lamp sa line 1. Line 1 muna bago doon dito sa overload normally open. So line 1. So kailangan natin ng jumper dito mamaya sa red. So ilagay ko na rin yung jumper. Isabay ko na po. Sabay ko na po yung jumper dito sa red maya-maya. Ayun. At dito sa orange pilot lamp. That is fold. Ayun. Halos patapos na po tayo. Ayan. So naikabit ko na rito. Naikabit ko na rito. Then papunta na ako sa yun, normally open, overload. Ito. Ito yung normally open, overload para sa orange pilot lamp. Okay, ayusin natin. Yun. Then ito yung limit switch natin. Then, orange pilot lamp, fold. So, lagay muna natin yung red. Okay, red. Terminal, line 1, jumper sa normally close contact. Ayun, nag-jumper na po ako. Line 1, jumper, normally close contact. Dito ako sa baba. Ayan, ha? Dito ako sa baba. Ayun, then line 2. So, lagay natin ito. Ayun. Para isang terminal ng red pilot lamp. Then, papunta ngayon sa line 2. Nasaan yung line 2? Ito yung line 2. No? Ito yung line 2. Pwede line 2 doon, pwede rito, or pwede rin dito. Kasi dalawa na yon. Ito dito, isa pa lang, pwede. Line 2 pa rin dito kasi may jumper. No? So, nandito ako. Line 2. Line 2 pa rin dito. Yung pinagkakabitan ko ng red pilot lamp. Nasa Nora. Common. Normally, yon. Common, normally open contact ng overload. Ayun, line 2. So may jumper, papunta ngayon sa line 2 supply. Okay, halos tapos na po tayo.
Okay, bago natin supplyan, kailangan i-check muna natin ng tester, na? Sa line 1, line 2. Ito, tester, anderometer, ayan. So, kailangan meron tayong resistance reading. Ito ngayon. So, kailangan ay galawin ko yung lever ng limit switch or put switch. Ito ngayon, na? So, switch natin, galawin ko itong lever ng limit switch. Ayun, meron, na? Okay, may resistance reading. Okay, apakan ko. May resistance reading, stop ko. Ayun, stop ko. Isa pa, start, limit switch, off. Ayun, okay. So, pwede na natin pong supplyan. Supplyan na po natin. Ilagay na natin yung supply ng magnetic contactor. Okay, lagay natin sa line 1. Then we have line 2. Dahil single phase lang po yung ano natin. Single phase yung motor natin. So line 1, line 2. Pwede rin 3 phase. So makikita nyo, umilaw na yung red. Na umilaw na yung red. Ibig sabihin, hindi pa umaandar yung motor natin. Na hindi pa umaandar yung motor natin. So lalagyan muna natin ng motor. So kailangan ay meron siyang load, electrical load dito, para malaman natin kung yun ay gumagana. Okay, so ikinabit ko na po yung single phase motor natin. Ito na po yung single phase motor, gagamitin natin. Nilagay ko ngayon sa terminal 1, then terminal 2. Okay, so ang principle operation nito, pagka na-start natin o nagalaw yung lever ng limit switch o foot switch, pagka nabangga yan, didikit sa terminal 1 and 3. So once na nagkadikit ang terminal 1 and 3 yan, meron dadaloy na kuryente papunta sa 5, 8, then A1. So may supply na yung A2 natin. So may energize yung C1, at the same time ilaw yung green, then may energize yung timer, mag-close yun, mag-open yung red. So ang time setting natin 5 seconds. So after 5 seconds, no, bababa yung 5-8, mapuputol yung supply, ma-de-energize ngayon yung contactor. So mabalik sa natin, mag-open ulit ito. Pero pag start yan, meron na gagalaw ng mga parts dito sa trade marking. Tatatak yan, eksaktong mga 5 seconds. Then, ma-de-energize, kusang magre-reset ulit. Okay, start na natin. Ito na yung limit switch natin. Ito yung motor natin. Okay, habang ito, nabangga ngayon yung limit switch. 5 seconds. Ayun, manda na. Manda yung motor natin. Ayun, no? Timer natin. So, mabilis. So, hindi natin exacto yung timer dahil second hand lang po itong timer natin. Okay, again. Mababangga ngayon yung lever. Foot switch. Ayun, maandar. Then, bababa yun. 8-5. Ayun. So, pag bumaba ito, ibig sabihin, mag-reset siya ulit. So, ito yung pang-trademarking. Hindi magtatagal. So, magtatatak siya. Then, after matatakan niya na sa trademarking sa mga iba't ibang produkto, bago siya mamatay. Kasi, bababa itong terminal 8-5 ng timer. Okay? Ulitin natin ulit. Bababangga yung limit switch sa lever. Ayun, start. Timer. Amandar. Ayun, automatic setup. Mag-open. Then, ma-de-energize ngayon ito. Itong magnetic contactor 1. Again, start. 5 seconds yung time setting natin. Start, patay yung red. Ilaw yung green. May energize yung timer. At gagana itong single pole switch. Start. Ayun. Ayun, kusang namamatay siya. No? Kusang nagsiset-up. No, kusang nagse-set up, nag-open ulit. Isa pa. Start, lever, limit switch. Ayun. Ayun, bumaba yung timer. No, na-de-energize. Set up siya ulit. So, kusa siyang nagse-set up. Okay, so maraming salamat po. Ayan po ang principal operation ng automatic dripping and banding machine using pneumatic timer for trademarking sa mga industrial plant o sa mga pabrika.